Hello guys and welcome back to my channel, and today's video guys is we're going to breed glowfish electric green tiger barbs. So ito yung mga tank ng mga barbs ko at mga glowfish etc. So ito yung green tiger barb na ibibreed natin. Ito yung female sa kabila, itong female, and sa kabila is yung male. Tapos pag nag-gender kayo nito guys, is malalaman yung medyo mas makulay yung female natin compared sa male natin. Ang buhay, makulay ang buhay pag may ginataang gulay. And pag tinignan nyo rin dito guys sa itaas, is makikita natin mas makulay pa rin yung female tiger barbs natin compared sa ating male na electric green glowfish tiger barbs. And sa body naman guys, is mapapansin nyo yung mga male natin is payat talaga siya, and yung female natin bulky talaga yan guys pag ready to breed na yung mga tiger barbs natin. Pero pag hindi pa sila ready to breed, is hindi natin ma-identify yung mga female at male kasi halos pareho lang yung mga itsura nila nito. And pinaka the best na breeding age nila guys is nasa 5 months matured na talaga sila. Kasi pag below 5 months, makikita na rin natin, mapapansin natin nagbabalki na yung female, and yung male talaga is payat pa rin. Pero pag 5 months and up, doon na guys, malalaki na talaga yung tiyan ng mga female, and yung mga male natin is kumbaga ready na isabak sa gera. And yung breeding tank natin guys is ganito lang kaliit na planggana, and gagamit pa rin tayo ng breeding cage para tuwing nagda-drop yung mga female natin ng eggs, hindi nila makain yung mga egg na nilalabas nila kasi mayroon net na kaharang. Kasi pag walang net guys, tuwing drop nila is kakainin rin naman nila, so sayang yung breeding natin. Mas maganda may breeding cage, and tuwing umaga sila guys nagbe-breed. So ito na yung mga breeders natin guys. So babalikan natin bukas ng umaga, i-check natin yung planggana kung mayroon na silang egg dyan sa ilalim. And don't forget pala guys na maglagay ng aeration. Importante talaga aeration kasi maliit lang yung breeding tank natin. So kailangan malakas yung aeration natin para hindi sila masuffocate kumbaga. And huwag kalimutan guys, maglagay rin kayo ng plants dyan sa loob ng breeding cage para mas mabilis sa kanila mag-spawn ng mga eggs. And babalikan na lang natin to guys, bukas ng umaga, check natin kung may eggs na ba sila. And before we go guys, flex ko lang yung mga breeding ko ng Glowtetra. Ito yung Moonrise Pink na breeding, and color yellow, medyo napakaliit pa nila so hindi pa masyado visible sa camera natin, pero ayan na sila, Moonrise Pink High Pin. And dito naman guys, ito yung green na electric green glowfish Glowtetra. So dito sa kabila, ito yung color blue, egg pa lang yan, eggs. Dito sa kabila is ito yung color red, starfire red na glowfish tetra. And dito egg pa lang, ito yung kaninang breeding ko is yung starfire red siya pero may skirt, meron siyang black skirt sa ilalim. And dito guys sa ilalim, ito yung breeding ko na green na may black skirt siya. Ito, mayroon siyang stripe sa katawan na black pero green siya. Kumbaga siya yung new version ng electric green pero may black lang siya sa gitna. So yun lang guys, and good luck sa breeding natin. See you in the morning. A few moments later. So ito na guys, is umaga na, so andito lang naman sa likod ng bahay yung mga breeding facility ko. So check lang natin kung meron na silang egg sa ilalim ng planggana natin.
So sana guys, nag-breed sila para meron tayong update next video natin kung paano na yung mga fry nito. So check lang natin guys, sana meron lang. So ayan guys, kung masisilip nyo, meron mga egg. So yung mga puti na yan guys, yan yung mga hindi na fertilize. So matikbaog na talaga yan. So yung matitira sa atin yung mga transparent na egg, yun yung mga mapipisang egg. So yung hatching din nila guys is katulad din ng Glotetra, is one day lang, nag-hatch na agad yan sila. So yung ibang barb pala guys is pag nag-breed kayo nito, dapat marami kayong planggana. Kasi pag nag-breed kayo ng isang barb, magda-drop yan konti lang. Kasi guys, hindi siya tulad ng ibang barbs na pag nag-drop is matik talaga, drop talaga yung buo yung egg. Dinadrop talaga nila lahat. Pero ito yung green tiger barbs is hindi siya nagda-drop ng buo. Paunti-unti yung drop niya. So mas maganda is marami kayong lagayan. Katulad nito, may planggana ka. Pag nag-drop siya ngayong umaga is ililipat mo yung breeding cage sa isang planggana ulit. Magda-drop yan sila bukas na naman. And then pag drop sila kinabukasan, lipat nyo naman ulit sa kabilang planggana. Kasi hindi rin sila pwede magstay dyan sa isang planggana kasi kakainin din nila yung mga egg na mapipisa. So sayang yung breeding natin kung i-sustay natin sila sa isang planggana. Kaya mas maganda guys, mag-breed ng green tiger barbs is marami kang breeder para hindi masasayang yung mga planggana or lagayan natin. So yun lang yung pinagkakaiba guys ng green tiger barbs. Paunti-unti sila mag-drop, hindi buo. Di tulad ng Glotetra na buo mag-drop, pero ang problema naman sa Glotetra guys is mahirap buhayin. So marami talagang na-fulfilled pag sa Glotetra na breeding. Kasi mabilis lang siya mag-drop, pero maraming nababaog. Yung iba nag-hatch pero tuwing fry na sila, unti-unting natutunaw. So mahirap siya buhayin. So gagawin ko na lang guys ulit ng video yung Glotetra kung paano less ang baog tsaka buhayin na hindi sila natutunaw hanggang lumaki. So yun lang guys, and good luck, and update na yun next month or after 3 weeks kung malalaki na yung mga fry ng tiger barb. So hopefully guys, may nakuha kayong tips, and don't forget to subscribe on my channel.